Sir, first of all, ano po ang inyong naging reaksyon o reaksyon sa press conference ni Vice President Sara Duterte? Dalawang bagay lang. Una, it appears to be a diversionary tactic dahil sa ongoing na hearing hinggil sa confidential funds at saka sa iba pang mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente. Pangalawa naman, bagamat dapat seryosohin yung mga threat niya, mas dapat din nating tingnan yung mga paratang niya regarding the alleged incompetence ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi kung may nalalaman siya, she should spill the tea, so to speak. Total, magsunugan na rin lang sila ng tulay, edi ituloy natin yung pagkain ng popcorn habang pinapakinggan yung ebidensya. Something more concrete sana. So yun yung challenge kay VP Sara Duterte. If she wants to come clean, then she should spill the tea further, but this time with more evidence po sana. Puntahan ko po muna yung sinabi niyo, kasi dalawa yung puntos ninyo, sir, no? Yung diversionary tactic. Doon po muna tayo. Sa palagay niyo ho ba, naging matagumpay kung totoo ngang diversionary tactic ang ginawa ni Vice President Sara Duterte? Well, merong dalawang indicators diyan uli. Una, sa usapin ng news cycle, parang siya yung nagiging laman at nagiging trending topic sa kasalukuyan. At yung mga quotable quotes niya tungkol sa pagtapo ng bangkay sa West Philippine Sea at yung gusto niyang pugutan ng ulo, these are colorful languages. So in the context of communication, Pinky, at alam mo rin ito bilang journalist, words matter at itong mga soundbites na ito talagang pipick upin ng media. Pero yung pangalawang punto na gusto ko sanang sabihin, it's not too late for the media and other content creators to shift the narrative back to or to revert the narrative dun sa issue kay Sara Duterte. Kasi pwede namang sabay yun eh. Sanay naman tayong lahat sa multitasking. So we investigate the accusations against the Marcoses, but at the same time, let's not lose sight and let's not forget na may kontrobersya rin si VP Duterte. So kailangan ibalik doon. So pwedeng pag-usapan yung, kumbaga, yung quotable quotes, pero huwag kalimutan, kumbaga, yung pinagmulan, imposibleng pinagmulan rin ito, yung patuloy na investigasyon ng good government at ng good government hinggil dito sa budget ng OVP at ng DepEd. Tama, Pinky. At total, usong-uso naman itong mga hearing na ito, edi idagdag na natin itong hearing tungkol kay Duterte, hindi lang sa usapin ng paggastos ng pondo ng OVP, kundi yung mga isiniwalat niya sa publiko. I understand na VP Duterte may not be willing to appear sa Senate hearing or sa House of Representatives hearings, pero magsasalita at magsasalita rin yan kapag yung ibang mga resource person may mga ipaparatang sa kanya. So again, let's grab the popcorn, but let's not be entertained. Yung entertainment, isa-isang tabi natin, kundi mas tingnan natin yung konteksto ng kanilang mga pahayag. Balikan ko po yung pangalawang puntos ninyo, sir. Ito pong sinasabing incompetence. He does not know how to become president. Kasalanan ko ba yan? Not in those exact words, no? Do you think there is merit? Sabi mo nga, spill the beans or spill the tea, ika nga, dito sa tinatawag na incompetence. Ano ho bang dapat na manggaling, sabihin po natin, kay Vice President Sara Duterte para patutuhanan itong incompetence na kanya pong sinabi? Una sa lahat, yung anecdotal evidence, mahalaga yon. Kasi once upon a time, they were together at alam niya kung paano magtrabaho si Bongbong Marcos. That's something you and I do not know kasi siya yung mismong quote-unquote malapit sa kusina. So mag-provide siya ng anecdotal evidence, date, times, and places that can prove the alleged incompetence. Kaya lang, Pinky, from but the get-go... Sorry, sir, that's relative. Hindi ho ba yung pagkasabing incompetence? For you, somebody may be incompetent, and for me, that person could be competent. Tama ka. That's why I'm going to that next. Okay. So yung, even if, yun na nga, may babanggitin si VP Duterte, we compare that with the policy pronouncements made by Marcos, especially when it comes to important burning issues of the day. Kasi kung mapapansin natin, he rarely makes himself available for interviews to the media. Hanggang ngayon, wala pang spokesperson. You can argue that it is a sign of inaccessibility and lack of transparency, pero to some extent, it could be a ruse to cover up yung incompetence nga niya. Mm-hmm. Patay na rin sa, halimbawa lang, magbigay tayo ng isang konkretong issue tungkol sa human rights violations, walang masyadong polisiya ang pamahalaan for
protecting and upholding human rights. Umaasa lang sa quote-unquote existing laws, pero policy pronouncement mismo ni Marcos, wala. He doesn't even address simple issues addressed to the family regarding historical denialism. Inaasahan sana natin panahon ng okasyon ng pag-alala sa martial law, mapag-uusapan yon, pero they treat it as just simply another excuse to extol the alleged virtues of Marcos Sr. Kaya doon pa lang makikita natin yung ilang manifestations of incompetence. At dito mahalaga si VP Duterte na makapagbigay ng konkretong anecdotes. Political analyst at Contra Daya convener, Sir Danilo Arao, maraming salamat po sa inyong oras.